Madam Chair, lastly, dapat po bigyan ito ng proper attention ng LTO dahil hindi po tama na nagsasuffer ang mga ordinaryong motorista dahil sa kasalanan po ng mga vehicle owners. Okay, thank you. Next to interpolate for the minority, Representative Bonifacio Busita. Madam Chair, thank you very much. Sa ating lahat, good afternoon po. My concerns, Madam Chair, are for the LTO. Asek Mendoza, kailan po kayo nag-assume sa LTO as LTO chief? Madam Chair, noong July 25 na po. So almost 2 months pa lang po kayo? 4 araw pa lang po ngayon. Okay. Madam Chair, base po dito sa temporary operator's permit na ini-issue ng LTO sa mga violator, sinasabi po dito, kapag nahuli ka, meron kang 72 hours Opo. Para magamit ito. And meron kang 15 days to settle the penalty. At kung lumampas po sa 15 days, sinasabi po sa TOP na masususpende ang driver na nag-violate. Suspended siya for 1 month period. At sinasabi po sa TOP, mag-start po ito effective doon sa date of apprehension. Madam Chair, sinasabi naman po sa JAW 2014-01 under general provisions, 30-day suspension, mag-start din doon sa effective sa date of apprehension. But Madam Chair, ang problema po, hindi ipinapatupad ito ng LTO. Nag-start po ang suspension ng driver doon sa date kung kailan siya nagsettle ng multa. Ang tanong, Madam Chair, ano po ang pwedeng asahan ng taong bayan sa bagong LTO chip dito sa problemang ito na napakadaling intindihin pero hindi po may patupad ng tama? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, marami pong salamat sa butihing Congressman Busita na binagbigay alam yung sitwasyon na ganyan. Kasama po yan sa mga re-review po namin, mga policies, procedures, para maisatama po namin lahat at kung pwede po, masimplihan po namin yung proseso. Asahan nyo po na isa yan sa aming i-review para sa ganoon, hindi man tama lang po ang trato namin sa mga motorista na either nag-violate o kundi naman nakakagamit ng kotse but later found out na may problema pala. Thank you, Madam Chair. Ang tanong po, gaano po katagal? Dahil alam po natin, karaniwan sa mga nabibiktimang ganito, mga ordinaryong motorista at napakabigat para sa kanilang pamilya na masuspende po ng 1 month. Gaano po katagal, Madam Chair? Madam Chair, yung harmonization ng JAW at nung TOP, yan ho'y kaagad-agad ho namin gagawin right after this meeting. I will meet with our LETAs, our LES, no, para masynchronize ho na. Kung may problema ho sa effectivity ng suspension, ayusin ho natin kaagad yan. No? So the moment we implement it, we will issue the necessary changes para ora mismo po maayusan natin yung problema. Madam Chair, meron namang legal references kaya we hope na bago po tayo magkita-kita sa budget hearing sa plenary hall, dapat po ma-resolve po ito dahil with all due respect, Madam Chair, may mga legal namang basehan po eh. Mukhang nagkakamali lang po dito yung implementation, Madam Chair. Madam Chair, my second concern is under Section 27 of Republic Act 4136, authority to suspend, revoke, and reinstate driver's license. Under paragraph B, sinasabi po dito, Madam Chair, kapag ang driver ay nagkaroon ng violation, 3 times violations within 12-month period, pwede pong isuspend at i-revoke ang kanilang lisensya. Ang tanong po, Madam Chair, bakit po ang LTO hindi na ipapatupad ito ng tama? Ano po ang ginagawa nila? Halimbawa po, isang driver nahuli ng 2010, then 2011, 12, 13. Pag nag-accumulate po yung 3 violations within the period of 2 years or 3 years, nag-accumulate po, bakit po sinususpend ng LTO ito?
Madam Chair, kukunin ko po yung datos po niyan at titignan natin sinong humuli at para mabigyan ng tamang administrative liability kung mali po yung pagkahuli ng ating enforcers. Kasama rin po dyan, Madam Chair, maybe masabi ko, we will do a retraining ng aming enforcers as well as other enforcers allied with LTO para yung kanilang pagpapatupad ng batas maging uniforme at tama. Thank you, Madam Chair. Follow-up question lang po regarding this concern. Madam Chair, meron po kami ipinadang lang letter sa LTO dated 16 August 2023 at humingi po kami ng list of revoked driver's license and there are reasons for revocations of such licenses. Ang tanong po, Madam Chair, bakit hanggang ngayon po hindi po nagko-comply ang LTO dito po sa letter na to? Madam Chair, patawad po sa Honorable Congressman kasi po lilikom po namin yung mga lisensyang na revoke to, mga 2,000 po yan scattered in different regions kaya medyo nahihirapan po kami. Sana kung central office lang madali po namin makuha ang datos pero inaanda na po yung response po dun sa sulat ng Honorable Congressman. Madam Chair, during the previous hearing po on a committee on a transportation, napag-usapan po ito, yung unregistered vehicle, kapag ka po, base po dito sa paragraph E ng Joint Administrative Order, kapag ka po ang driver ay nagmaneho ng unregistered vehicle, nagmumulta po siya ng 2,000 pesos. And sa unregistered vehicle po, 10,000 pesos for unregistered vehicle. Ang question po, bakit po pag hindi nagsettle ang may-ari ng sasakyan, bakit po hinuhold ng LTO ang lisensya ng driver, Madam Chair? Madam Chair, kasi po nasa rules po ng LTO yung mga penalties na yon. So yun po ang pinapatupad sa ngayon based on existing rules. Pero sabi ko nga po, yan po lahat ay under review. Mr. Congressman. Madam Chair, lastly, dapat po bigyan ito ng proper attention ng LTO dahil hindi po tama na nagsasuffer ang mga ordinaryong motorista dahil sa kasalanan po ng mga vehicle owners. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po.